Yung panglimang priority nila na bibigyan ng vaccine, ito yung personnel maintaining critical public services. Ito yung mga postal staff and hygiene worker. Ito sa mga post office, yung mga nagtatrabaho sa mga hygiene worker. Asa kayong pang-anim? Good morning, good morning, good morning, good morning guys sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin yung dumating na vaccine dito sa Hong Kong. Yes, may dumating na pong vaccine dito sa Hong Kong. Unang-una, isa from China. February 18 dumating dito at ni-launch noong February 19. Ang pangalan ng vaccine ay sa Sinovac vaccine. Ngayon, yung Sinovac vaccine, ibibigyan ka ng dalawang dose. First dose na ibibigay sa'yo. And then, after 24 hours, kung wala ka naman nararamdaman na any abnormalities, allergy, or any complication, it means maganda. It's okay. And then, makukuha mo yung second dose after 28 days or 1 month. Yun yung 2 dose na ibibigay sa'yo. Pangalawang vaccine, isa from Germany. Ito yung tinatawag nilang Fosun Pharma. Fosun Pharma is the same dosage din na ibibigay sa atin. 2 dose din. And then, yung side effect, ganun din yung side effect niya na naramdaman sa mga sa Sinovac. And ibibigay sa'yo yung second dose. 2 doses given at least 28 days apart. So, mas maaga bibigyan ng second dose yung Fosun Pharma is na galing sa Germany kaysa doon sa Sinovac vaccine. Ngayon, pag-uusapan natin kung sino at kung ano ang priority na bibigyan ng vaccine. Unang-una is a resident and staff of residential care home. It means ito yung mga elderly home sa mga matatanda. Kasi mahihina na may mga immune system nila, kailangan nila yun para maging kahit paano maprotektahan nila yung kanilang immune system, makaiwas na magkaroon ng COVID-19. Pangalawa, may edad na 60 and up. Yun yung pangalawang bibigyan ng priority. Pangatlo, yun yung mga clinical worker. Ito yung personal in healthcare setting. Ito yung mga nurse, doctor na nagtrabaho sa mga hospital or mga clinic. Yung panglimang priority nila na bibigyan ng vaccine, ito yung personnel maintaining critical public services. Ito yung mga postal staff and hygiene worker. Ito sa mga post office, yung mga nagtatrabaho sa mga hygiene worker. Asa kayong pang-anim, ito yung mga personal performing cross-border. Ito yung mga driver, mga truck sa mga airport, yun yung mga priority nila, 6. So, mga tanong, yung about domestic helper, kung magbibigyan ba? Yes, magbibigyan po ang domestic helper, pero sa ngayon, wala pa pong schedule kung kailan magbibigyan ang mga domestic helper. So, ngayon, yung nalalaman natin sa social media, kung may schedule na ba yung mga domestic helper o mga OFW dito sa Hong Kong. Ang totoo niyan, wala pa pong schedule na pwede pa tayo magpa-vaccine. So, antay lang natin kung kailan tayo bibigyan ng schedule para sa mga domestic helper. So, don't worry. So, makakaroon din tayo ng vaccine soon. Para kahit paano, makaiwas tayo sa sakit o sa kahit anong virus. Pero, sinasabi ng government dito sa Hong Kong, kailangan pa rin natin ng hygiene, kailangan pa rin natin magsuot ng mask,
kahit paano, and then iwas na rin sa mga matataong lugar or event kasi hindi natin alam yung virus kung saan ba talaga nanggaling, kung sino ba ang carrier, hindi natin alam kung sino yung nakasama mo at nakasama ng kasama mo. Ngayon, kung satisfied ka sa aking explanation, so don't forget to comments down below kung ano pa yung mga question na gusto mong malaman para masagot ko lahat ng mga question mo. So don't forget, comments down below, like, share, and don't forget to subscribe my channel and then turn on your notification bell button para naka-updated ka sa aking mga latest video na i-upload. So don't forget to subscribe! Bye!